In Bopyong, papuntang Philippine Embassy. Today is March 8, 2022. Magre-renew ako ng passport ngayon sa Philippine Embassy sa Seoul. Last year, August ko pa reserve yung slot na yan. 7 months kong hinintay na ma-register, na makarenew ulit yung passport ko. Tayo ng exit 1, tapos mag-transfer tayo ng bus. Yongsan Station, exit 1. Labas lang tayo, exit 1. Exit station. Shin Yongsan Station. Hanggang Philippine Embassy. Yung Yongsan number 3 na kulay green. Hanapin lang yung bus station. Yan na siya. Very small lang siya. Philippine Desagon, kaya? Kamusta, Nida? Nida? Ne, kamusta? Sige, ne. Na tayo. After 7 months sa pag... Hello, Philippine Embassy. Long time no see. Hello po. Galing po ako sa Philippine Embassy nung last month, March 8. Kasi yung schedule ko para magpa-renew ng passport. Tapos nung dumating ako sa counter, hindi po ako naka-renew kasi dual citizen po yung nilagay, yung pinilapan ko. Kaya hindi daw po ako Pilipina. Mag-process muna po ako ng dual citizen bago maka-renew ng passport. Kaya binigyan po ako ng requirements. Ito po yung mga requirements na binigay sa akin. Birth certificate, tapos marriage contract, valid ID, passport or mga ID mo sa Philippines. Kibonjong myungso mo, kailangan naka-notarize daw in English. Kaya maghanap po kayo ng mag-notarial sa kibonjong myungso nyo. Pali yun sa akin kasi is, naghanap po kami sa internet, sa baba po ng embassy is, Ship Manon po yung sabi niya, 100,000 daw. Tapos, edi, sabi ko mahal, kaya pumunta po kami sa harap ng City Hall namin. Meron naman, yung notarized daw po is Iman Ochonon. Tapos, bonyok ng English is Man Ochonon, kaya dalawa. Tapos, yung family registration. Kibin Jung Yongso. Tapos, yung ID mo. ID mo sa Korean, tsaka yung passport mo. Yun yung requirements. Tapos, yung Kasok Kwang Gijong Myungso, G. Kasok Kwang Gijong Myungso, kailangan din po naka-English, tsaka kailangan may notarization. Ito po. Yung as is, yung ID. 2x2 na ano, 6 daw na piraso sa front, tapos left and right is 1 piraso. Bali yung naghanap po ako ng mura-mura, sabi daw chilmanon daw lahat ng ito, yung sa picture lang. Pero naghanap ako, naka-umanon din ako. May kamahalan, at least na nakompleto ko yung requirements ko. Yung pinakamahirap lang sa requirements is yung wala po akong birth certificate at marriage contract. Ay, nagpakakuha po ako sa Philippines. Nakakuha naman po kaagad. Tapos pinadala dito by, ano, sa AMA sana ipapadala. Kaya lang, sabi 2 buwan or 3 buwan daw darating. Kasi COVID nga daw. Sasabi ko, maghanap ka na lang merong GRS sa atin sa Bacolod. Merong GRS daw. Tapos nabayad lang kami ng 950. 2 to 3 weeks daw yung ano, yung makarating dito. Pero mabilis na naman kasi Premium Express. Kaya 1 week after dumating na din dito sa Korea, tapos may nag-text lang na ano yung passport number mo or ano yung pangalan mo para i-ano ba yung sa custom ata para i-check lang, tapos tinanong yung address ng bahay. Tapos pinadala lang dito yung ano, marriage contract ko tsaka birth certificate.
Yung nabayad ko po sa notarial certificate is Kumanon. Teka, malala din yung sa picture. Tapos, bali na, kaabot po ako ng 3 weeks sa pag-process po ng document. Every documents is kailangan daw po na iserox ng 3 piraso. Kaya makapal po siya ngayon. Lahat 3 piraso po. Lahat ng sinabi sa requirements, photocopy daw po ng 3 pieces. 2021 pa po ako nagpa-appointment ng renewal ng passport. Sabi ko, paano yan? Maghihintay ba ulit ako ng schedule ko? Mabuti na lang yung sa counter, binigyan ako ng resibo na sa loob ng isang buwan kailangan makasubmit ako ng dual citizenship requirements valid until April 8, 2022. Anytime daw pwede daw ako, basta may dala lang akong ganito, ipapakita ko lang daw. Tatanggapin daw po ako sa embassy kahit wala po akong appointment, kasi ito na po yung resibo ko, ito na po yung requirements ko. Mag ano na lang po ako, pupunta na po ako sa Sunday. Kasi yun lang yung time ko. May pasok po kasi. Kaya sa Sunday na po kami pupunta. At tingnan natin kung ano yung mangyayari. Pagkapasa ng requirements sa Philippine Embassy sa Sunday. See you on Sunday. Ito yung application form mo, pag mag-dual ka. Yan. Name, civil status, number, lahat na nasa birth certificate mo, ilagay mo dyan. Yan. Information mo, lahat. Certification. Perma mo. Bayad sa counter. Jua, happy happy. Tapos na po ako mag-apply ng dual citizen. Bale, wala naman pong problema, mabilis lang po kasi kompleto na po yung requirements ko. Chine ko po lahat kung ano yung sinabi ng officer doon sa taas, tapos nilista ko. Tapos ayun, perfect naman yung dala ko, kaya walang problema. After 1 hour na fill up ng mga papel, tsaka yung hintay-hintay konti. And then, punta na po ako sa March 30, alas 2 yung outtaking namin. Kasama kami ng mga Pilipina. Ano nung pa kami na maging Pilipina ulit. Bye-bye! See you on March 30, 2 again in Philippine Embassy. Today is March 30. Outtaking na ako ngayon sa dual citizen. Dito ako ngayon sa Yongsan. Lalo ng exit 1. Tapos, hanapin natin yung bus station. Nung nakaraan, nawala po ako. Doon po ako sa kanan pumunta. Pagbaba po natin mamaya, diretso lang po tayo tatawi. Tapos kaliwa po tayo, makikita na po natin yung bus station. Paglabas po ng exit 1, para makasave ka din sa pamasahe, kasi pag ikaw lang mag-isa, mahal yung ano, mga nasa 8 nun or yokcho nun, pero pag dalawa or tatlo kayo, mag-taxi na lang po kayo, nandyan naman yung taxi pagbaba. Nung nakaraan kasi, nung March 8, doon po ako naghanap ng bus station. Doon po ako pumunta, tapos nagdiretso ako, wala. Tapos hindi ko po makita yung bus station. Yun pala, paglabas mo ng exit 1, tatawid ka lang dyan. Tapos kaliwa ka lang. Yung building na yan, oh. Tawid ka lang. Pero marami na mga taxi. Doon ako pumunta nung nakaraan. Nawala ako. Kumanan ako. Doon pala yung daan. Doon na nakaabot ako. Doon, nandun. Yun pala, nandun lang. Paglabas mo ng exit 1, tatawid ka lang. Kaliwa. Doon mo makikita yung bus station. Tapos, pagka-diretso, liko lang po tayo. Makikita na natin yung bus station. Huwag po tayong dumiretso, ah. Ito na po yung bus station.
Kasi nung nakaraan, isang oras ko talaga hinanap to. Hindi ko makita. Doon, yung Santri. Pinis Embassy. Madadaanan natin mamaya yung Lilis Inasal bago mag-Philippine Embassy. Yan na si Lilis. Marami kayang tao. Kain tayo mamaya dyan. Bago maglilis, may isa pang station. Tapos, baba na tayo. Isang station. Going to Philippine Embassy. Again, dito na ulit tayo. Sa translate. Taking 1 p.m. Go upstairs, 1 o'clock. Ah, ano na yun? Waiting, waiting kami para sa OTK. Naghihintay pa kami kay kami ng passport, tapos na kami ng o-taking. Process na kaming lahat ng passport. Ang lahat pala nag-o-taking, pag-process.